in the last few days, things have turned ugly internally for the ISCO group, meaning there have been accusations, etc. ISCO Moreno claiming that his followers and supporters have been bought by certain parties, that he has been betrayed or whatever. What's going on? What really happened? Well, ganito yan, ano? In fact, kami doon sa mga grupo ng National Alliance for ISCO, meron kaming talagang mga adhikain na pinupus at naniniwala kami kay ISCO siya ang makapagpapatupad nito. Pero nakikita namin na para bang kami mga volunteers, marami kami dito sa organization ISCO, parang taken for granted kami. Parang hindi kami napapansin, maraming gustong tumulong, pero baliwala, paano namin mapagpatuloy yung aming mga gustong mangyari sa bayan? So, dahil dito, nagtawag ng unity call ang aming head, si Mr. Tim, Yusek Tim Orbos, para siguro this time, dahil merong nangunguna lagi sa survey, kailangan manalo itong aming mga pinaplano. So, kailangan dito mag-usap-usap itong mga presidensya balls. Pero ang nakakalungkot dito, ang unang nag-decline, ay yung pangkandidato namin. So, si ISCO? Yes, oo. Through the announcement of Mr. Lito Banayo, yung campaign manager, hindi sila sasama doon sa unity talk. Ano? So, sabi namin, pagka ganito, yung ipinaglalaban natin para sa taong bayan, hindi masusunod. So, nag-decide kami na mag-switch na ng support doon sa alam namin na mas malaki ang chance na ipaglaban yung aming ipinaglalaban para sa bayan. Kaya nga, nakakalungkot lang, marami na kaming nadinig. In fact, to the point na nabayaran daw, ganyan. Ganyan naman lagi, nabayaran. Pero if I may ask, ano, Yorme, siya yung sabi nun inuhubaran at nababayaran. If I may ask, ano, to name names, sino kaya itong mga nabayaran na to? At kung merong pruweba. So doon, dahil doon, nasasaktan din kami. Kahit paano, yung mga pinagdaanan namin, may kaunting honor pa naman kami, pero mukhang hindi tama. Let me be frank, no? Let me be direct here. Are you saying that you have the impression that they're not seriously campaigning to win? Kasi well, nakita ko na yan sa ibang I've seen this. I've been involved in certain campaigns indirectly. Na yung binabantayan ba namin as a journalist? Meron ng mga tumakbo na napansin namin towards the end. Teka, parang walang intention tong manalo. Hindi na, I mean, you know, I've seen presidential candidates past na biglang yung isang araw natalo dahil hindi gumasta. Yung isa naman ayaw gumasta kasi hindi naman intention manalo. Well, actually, isa yan sa mga pinag-uusapan namin. Ano? Eto nga, ano ba nangyayari ngayon? Panay ang banat kay Vice President Lenny Robredo. Bakit ang binabanatan niya itong number 2? Ba't hindi banatan yung number 1? Tuloy, merong mga nagsasabi sa amin, baka yan si Yorbe ay kandidato ng number 1. Kaya kailangan banatan ng banatan si number 2. Talaga bang intention niyang manalo? I hope nagkakamali ako, no? Pero yung nangyayari, mukhang ganun eh. Tama yung sinasabi mo eh. May intention pang manalo.